for your information and guidance. According to my crystal ball, this person can be a key witness to the Republic of the Philippines because he is a fake passport. Ano sa tingin mo, Alex? Fake passport? Sa tingin ko, kailangan mo na magpatingin sa doktor. Mukhang may tililing ka na eh. Thank you.
buti na lang ginabasag yung eardrum mo. Hayaan mo, isang linggo lang, lilinaw na yung pandinig mo. Basta sundin mo to. 3 times a day, ipatak mo to sa tenga mo. Lilinaw na yung... Okay lang yan. Okay. Tapos, pasak mo tong bulak para may iwasan ang infection. Injection? Takot ako sa injection, Doc! Anong injection? Ang sabi ko, infection. Inspection? Ba't naman ako inspeksyonin? Ako na nga tumulong, ako pa inspeksyonin. Pakipirmahan to, Miss Diwanag. Alam mo, Miss, napakaswerte mo. Madala nga nakakaligtas sa ganong klaseng sitwasyon. Buti na lang dumating si Alex. Sino Alex? Yung nagligtas sa'yo. Yung parang ang sansa ang mata, yung singkit? Pinsan ko yun. Pakisabi sa kanya na ang galing-galing niya. Nung tinutukan niya ako nung barilong kinakala ko mamamatay na ako. Buti na lang dumating si Mamang Singkit. Pakisabi, thank you, saka pakisabi na okay siya. Alam mo, lahi talaga kami ng mga magagaling. At ako nagturo to. Inspector ko dito sa ano, sa NBI? Hindi. Ano ako? CA. Ano CA? Confidential Agent. Ano yun? Kumbaga, ano ang posisyon ko, bali? Mas mataas lang ng konti siya nagtitimpla ng kape. Okay ka na, na? Bilip ka na ba? Hindi. Asset, ito na yung file na pinahanap niyo sa akin. Siguruhin mo yung asset natin para makakuha tayo ng lead. Agree. O ikaw, Alex na yan. Ayos na ho, sir. Natirma na nga ho, sir. Alex, siya nga pala si Ana. Ana, si Alex, pinsan ko. Hi. Gusto kong magpasalamat dun sa pagliligtas mo sa akin kanina. Ha? Salamat. 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 Doon, sa kantin, marami doon. Hindi, Alex. Salamat daw. Bakit may bulak ka sa tenga? Nakakamoy na yan, ano? Ay ko! Pagdabla mo ako ng kape! Ito naman masyado sikur. Sandrano! Halika na! Sandali lang. Miss Diwanag, ipahatid na kita sa address na hinahanap mo. Salamat. Ibig ng Pangulo na makipagtulungan tayo sa ibang law enforcement agencies para sa galulutas ng kasong ito sa lalong madaling panahon. At ikaw na atili kong mamuno sa investigasyon. Ang mahalaga, mahuli natin ang killer at malaman natin kung sinong utak sa likod ng pagkatay. Understand? Naiintindihan mo ba sinasabi ko? Pakiulit nga, sir, kung ano yung sinabi niyo. Damn it! Sige! Patayin mo na lang yan! Alam mo na palambing eh. Matagagalit ka. Yan, eto saging masarap yan, bago pa. Ano pa ang kailangan nila? May iba sa bawo. Miss? Ho? Dito ba yung 55 Katubusan Street? Ah, dito, kakain mo kayo. Masarap mo dito. Mura, malinis. Harry! Senyorita? Ada! Boss, maraming salamat ho. Dito na ako. Showin ka po bata ko? Ano? Okay na rito. Okay na ako dito. Salamat ho. Okay. Sherry! Senyorita? Senyorita, bakit ko kayo biglang napaluwas? Ana, magmula ngayon, Ana na ang tatawag mo sa akin, ha? Bakit lang ako kayo biglang napaluwas? At saka, ano yung mga dala nyo? Saan nyo nakuha yan? Ay, naku, mahabang kwento. Basta, kailangan ko na matitiran. Saan? Dito. Pero ang abilisan mo. Huwag ka mahihiya. Mga doktor, si Ana, ho, dahil ko sa probinsya. Magandang gabi mo. Huwag ka mahihiya, sawin na kamo. Kabayo ka, kabayo! Kabayo, ang mister naman eh! Susumbo ko kayo sa asawa niyo! Naman eh! Basta, manyak! Eh, kahit mo, for the meantime. Huwag mo, pumayang nisigli. Baka yung nagdudupag ng mukha mo dito sa kusino ko. Eh, kuhawa naman yung kaibigan ko eh. Eh, bakit dito? Ano ka naman sa bahay ko? Bahay ampunan? Hindi nilang hirap ng buhay ngayon. Magdagdag ka pa rito na isang halamunin. Makakatulong naman ho sa ating si Ana eh. Sige na naman mo, aling nena. Eh,
kung nagtitinda naman ako sa tindahan, si Ana ho makakatulong naman habang nagluluto kayo dito. Sige na naman, Ana. Ana, Ana! Palagay mo, nakalagay kaya ang saguhit ng palad ko yung mga nangyayari sa akin ngayon? Guruin mo naman, muntik na akong madukot. Tapos, na-hostage pa ako, na-hold up pa ako. Pasalamat ka. Pasalamat ka, walang nangyaring masama sa'yo. So nga pala, eh ba't hindi mo pa sinabi yung nangyari sa'yo sa probinsya, eh nasa NBI ka na pala? Alam mo, matalino ko sa bagay na yan eh. Pero, simple lang ang sagot ko. Ayoko na muna ng gulo. Sumasawa na ako sa gulo, kaya lalayo na muna ako. Papakatahimik at mag-iisip-isip. Magtatago na muna ako, senyorita. Ana, okay? Magmula ngayon, simpleng Ana lang tatawag mo sa akin. Hindi na muna ako yung senyorita mo. Kaya mo bumpon yung jugon niyo? Oo naman. O siya, Ana na kung Ana. Ay, oo nga pala. Yung nga palang ano? Yung nagkita sa'yo, yung sasabi yung hero mo, ano, cute pa siya. Pedro? Ikaw talaga? Daddy, chocolate ko ah. Sige, huwag ka magdala. Hindi ko kakalimutan yan. Daddy, mag-iingat ka ah. At saka yung sopa ko ah. Oh, sige. At ikaw? Chen? Ano gusto mo magkatulog? Sino si isang tabog sinagipta sa akin? Huwag lalaro tayo, ah! Laro? Yan! Maglalaro tayo. Oh, sige, isang papa. Sorry, ah! Oh, ayaw naman ako ng chocolate, ha? Bakit? Hindi ka ba nagtatawa dyan sa kulay mo? Hindi, hindi, hindi. Palaw ka, oh. Pasok ko na yung mga bata. Yung hero? Yung pogi? Mm-hmm. Ay, Alex! Alex! Eh, siya yung sa FBI! Ah! Ah, oo! Diyan ka na natira? Oo. Sige, papasok pa kami sa trabaho eh. Sige! I-search mo sa order of battle ang file ni Jose Kier de Jesus. Yes, sir. Trabaho ko pinapakialaman mo. Ikaw na si kasuhin ko.
Kaya kumain ka na ng masarap. Patulog ka na maimbing. Dahil ngayon pa naman sinensyado ko na. Baka naman bunga nga mo lang ang pumuputok. Baka pag nagkaharap tayo eh, bumigay ang tuhod mo. Makikita natin. Yan, ito po masarap. Ayan, ito ang kanyang lagyan ng sawsawan. At pa... Ano ka ba? Ang dami-dami nating trabaho dito kung ano na yung tinatanaw mo. Tingnan mo yung mata mo, lumilipad na oh. Kasi hindi ko pa nakikita si Pogi eh. Mm-hmm. Sawa na yan. Ito naman. Ang bahay mo, matanaw ko lang. Ang puso ko ay nasisiya ka. Ano ka ba? Ito, ito, ito. Ano ba naman itong mga siraulong to? Nakakain tayo! Nakakain kami! Palimuhukanyo at tanghanyo! Ang tanga lasing kayo! Ano tapos ito ang nakakain? Kaya na! Ang lalapad ng katawan nyo, pati babae, pinapatulan nyo. Ay, tama-tama ang natin mo! Kanina pa kami naghahalap ng pagpapraktisan! Anong sabi? Hindi po punta rito. Baka magawin rito, babalik-balik na lang kami. Ah,
mga pulis dun eh. Sabi ko na nga ba eh. Kaya wala akong tiwala sa hilat sila mapagmumukha ng mga yun eh. Ay naku Ana, hindi ka titigilan ng mga yun hanggat hindi ka nakikita. O yan ang balak mo ngayon. Ano pa, edi dito na muna ako sa'yo habang wala pa kayo mapupuntahan. Siya
mo makakasama natin dito sa bahay. Para may kalaro kayo dito. Oh, ikaw. Pinakain mo na ba yung mga bata? Kumain na yung mga yan. Okay na po, Daddy. Bakit mo kagutom pa? Oh, eh kahit naman 10 beses mo pakainin ng mga yan, eh parang di nabubusog eh. Mabuti pa, initin ko na yung pagkain para makakain ka na. At tatabay ako. Oh, taga, bibihis na muna ako. Pag-behave kayo ha. Maya naman kayo sa bisita. Eh, di susunungan nila kami maglabas. Oo naman. Ate Barbie mo? Oo, pati Barbie mo. Pati Barbie mo. Tapos, ano pa gusto mong gawin sa Barbie mo? Bukas, shampoo yung lahat yung Barbie ko, ha? So, pagkatapos natin i-shampoo yung Barbie mo, pinipirintas na natin yung buhok niya. Pintas? Ano po yun? Maganda yun. Parang sa buhok niya, tapos gagawin niya yung buhok mo bukas. Maraming ribo na ganyan. Sige, ngayon na. Eh, bukas na lang. Ano lang, please? Pinangalagyan ko na lang muna ng clip yung buhok mo, ha? Opo. Sinong may gawa nito? Ako po. Ikaw, Chino, umiira lang na may kapilyuhan mo, ha? Mag-sorry ka. Sorry. Alam mo, hindi naman talaga ako takot sa bulate. Nagulat lang ako na may bulate sa bulsa ko. Pero okay lang yun. Ang talaga ko natakotan ko yung ipis. Kasi sila kakasirin na yung ipis. Siguro nagtataka ka kung bakit pa ako nag-prepare ng lunch for us, no? Bakit nga ba? Well, naisip ko lang kasi na ito na ang turning point ng relationship natin. Anong ibig mo sabihin? For a while kasi ang feeling ko, MU lang tayo. Anong MU? Mukhang unggoy? Hindi. Mutual understanding. Yung walang commitment. Pero ngayon, magbabago na ang lahat. Alam ko, mutual understanding. Pero ano pa talagang ibig mo sabihin? With this ring, I pronounce that you and I will bind together as one. As lovers. Which means, fiancé mo na ako from now on. Ganon? Ganyan. Kailan mo gustong pag-usapan ng kasal? Teka, ang bilis naman yata. Aba, natural. Ganyan talaga ako magdesisyon, yung mabilisan. Lalong-lalo na kapag mahal ko yung isang tao. Pero... No more words to say. Kung naku-caller ka, umiya lang pa sa yung itim na guwit na yan, okay? Uy! Ang ganda ng bahay natin! Daddy! Hello? Daddy! Oh. Daddy, dito ka! Teka, ubalik ko muna yung jacket ko! Oh. Alex, wala ka ba napapansin? Nag-aaral ang mga bata. At marunong na silang magsilbi sa kanila, Daddy. Ana, magaling ka pagdisiplina. Salamat. Kumain na ba kayo? Pangain ko kayo. Tapos na, kumain na kami. Thank you.
dito eh. Ikaw naman, di ka na naawa sa akin. Tignan mo nga! Usapan niyo ni Joker sa telepono. Public address system yun. I-address mo. I-maximum mo ang sound nila, sir. Ano ba akala mo sa akin, Bobo?
Masyado mainit pa na. Darating kita. Pero ingat na. Susunod lahat pagkikita. Monorail. Check-upin nyo sa kilometro paikot sa LRT station. Lahat ng hotel, motel, apartel. At lahat ng mga bahay doon. Sigurado ko doon nagtatago yung lintik na yun. Pwede mo tanong? Ano po yun? Dito mo ba kayo nakatira sa hotel? Oo, bakit? Pakikita nyo mo ba itong lalaki ito? Ah, oo. Nakatira siya sa penthouse B. Masama bang alagaan namin siya? Ikaw talaga ang dumi ng isip mo. Bakit
Sabihin mo, ha? Okay! Cheers mo! Sarap na simoy ng hangin dito, no? Tamang-tama ito. Makakabuti sa kalusugan mo. Salamat sa pag-aalala mo sa akin, Alex, ha? Pumunta ka sa isang abandonadong building sa barangay Mayamot at Lipolo.
Sama mo yaya ng bala. Bakit ba ito si Anay na tamay mo? Wala kang pakialam. Basta't gawin mong gusto ko. Dahil kung hindi, tatalupa ko anak mo bago sa patay. At kung susunod ka, papatay ko pa rin siya. Pero hindi na siya maghihirap. Pero loka ba ito? Hello? Hello? Handa akong itaya ang buhay ko para sa kaligtasan ni Chrissy. Dito ka muna. Bakit? Ikaw ang uling alas ko. Kapag inilutan kita, talo tayo. Kaya gagawa muna ako ng paraan para malansi ko siya. Listo ko lang. Ingat ka. Nag-iisa ka. Nasaan ang yaya ng bata? Bobo ka lang ba o talagang hinahamon mo ako? Kung bobo ako, edi sana inihatag ko na siya sa harapan mo. Ilabas mo na muna ang anak ko bago ko siya ipakita sa'yo. Ulul! Wala ka sa posisyon para umilit. Dito, ako masusunod. Umikot ka. Hanapin mo yung babae. Ngayon, pagbastan mo anak ko. Habang bupa, awas. Proper medications. Nabigla lang isa kaya siya nagkaroon ng mild shock. Pero don't worry. She will recover in a few days. Salamat naman ho kung ganun, doktor. O paano, iiwan ko muna kayo. Pabalik na lang ako after 4 hours for temperature. Salamat sa pagmamalasakit mo sa anak ko.
lang naman ang dapat eh. At saka, isa pa, napamahal na sa akin ng mga bata, lalong-lalo na si Chrissy. Siya nga pala. Ayon dun sa initial report, hindi natagpuan ang bangkay ni Joka. Saka, may gusto sana akong malaman tungkol sa'yo. Sino ko ba talaga? Bakit kailangan kayo sabutin Joker sa galit niya sa akin? Ewan ko. Hindi ko alam. Hindi ko kakilala si Joker eh. Eh yung tungkol sa unang tanong ko, meron ba akong dapat malaman? Wala. Bakit? May dapat ba akong itago sa'yo? A visit from Granny is the very best present of all. O ano, Chrissy? Nagustuhan mo ba yung kwento? Opo, Ate Anna. Ay, matagal pa po ba si Daddy? Pupunta yun dito. Di ba nag-promise siya sa'yo na dito siya matutulog ngayong gabi? At saka lalabas ka na bukas eh. Kaya sabay-sabay tayo lalabas bukas. Alam mo, Chrissy, mahal na mahal na mahal kita. Ako rin po. I love you, Ate Anna. Aba! Bilib na ako talaga sa'yo. Ang galing mong gumawa ng eksena. Ngayon naman, ginagamit mong mga bata para nga naman mahulog ang loob sa'yo ni Alex. Chrissy, huwag kang tatayo, ha? Opo. Dito ka lang. Ano na naman bang eksena ang gusto mong gawin, ha? Ang kapal na mukha mo para sabihin sa akin yan? Talaga. Dahil sumusobra ka na eh. Sobra-sobra ang panalait ng ginagawa mo sa akin. Kung noon pinapalabas ko lahat yun ngayon, hindi na. Hinahangon mo ba ako? Oo. Para ipamukha sa'yo na hindi lahat ng tao kaya mong abahin. Hindi mo ko kilala, Monique. Bakit? Sino ka ba? Alila ka lang naman, hindi ba? Pero hindi kagaya mo. Matapobre, mayabang, at bastos. Walang modo. Alex! Ano? Alex, sinakpan niya ako. Alex, luntok niya ako dito. Bakit, Ana? Eh, sino naman ang nauna eh? Sinakpan niya ako, tapos nila itay niya pa ako. O, hindi na ka tagihilahanap niya. Totoo ba yun? Alex, pwede mo natin patagalin to? Eh, ito tignan natin yung balang kasi magpakasal. Gusto ko naman sa mga bata, kaya ko naman kumuha ng tagi-tagitan niya para sa kanila eh. Kasal? Anong kasal? Bakit? Hindi mo ba alam? Matagal na namin balak magpakasal ni Alex. Totoo ba yun, Alex? Ana, magpapaliwanag ako. Ano magpapaliwanag? Sandali. Sinasabi ko na habi. Nung nakita ko pa yung pinapakain mo siya, may gusto ka na sa kanya, no? O ngayon, ha? Mamili ka sa aming dalawa. Yung pobre niyan, o ako. Tumigil ka nga, Monique. Kahit masakit, Alex. Ngayon, alam ko na kung saan ako nakatayo. Ana! Ana! Alex! Ana, magpapaliwanag ako sa'yo! Alex! Ano ba? Bakit kailangan ko magpaliwanag sa kanya? Pwede ba? Talagang may gusto ka sa kanya, no? Alam mo ka mo. Monique, pwede. Gusto ko na muna makapag-isip.
salamat sa lahat ng kabutihan ibinigay niya sa akin. Ang pagtira ko, ang magandang pagtingin niya na ipinakita sa akin. Pati na ang pagmamalas sa akin at pagmamahal na ipinagkaloob niya sa akin ng mga bata. Ganun pa man, gusto kong humingi ng dispensa sa pag-alis ko. Siguro alam mo na rin kung ano ang dahilan. Oo, aaminin ko. Tama ka at mali ako. Pero ano magagawa ko? Isang babae lang naman ako na natutong magmahal at nakita ko yun sa'yo. Sa pag-alis ko, ipaabot mo na lang kina Joshua at Chino at Chrissy ang pagmamahal ko. Idadalangin ko ang kaligayahan ng iyong pamilya. Ana. Bakit, Chino? Talag po ko sa kwarto, Daddy. Joshua, saan ka pupunta? Nag-aaral lang po ako, Daddy. Daddy, hindi na ba tayong mahal ni Ate Anna? Mahal tayo na. May problema lang siya. Anong problema? Personal, anak. Balang araw, maintindihan mo rin yan. Ah,
Meron po kasi kaming mahalagang sasabihin sa inyo. Sa darating pong linggo, ay ikakasal na kami ni Ana. Paano? Asahan namin kayo, ha? Salamat po. Excuse me, sandali ha. Wait lang. Okay, ma. Baka mawala kayo sa linggo, ha? Talaga.
saya. Hindi mo lang yung nalaman ko nung naramdam ako. Yun na nga. Sabi mo sa kanya kung anong nararamdaman mo. At ipaglaban mo. Ngayon na. Pwede mo mo gusto kong matamang tao. Sir, hindi ka pwede rito. Pwede mo matamay ako. Sir, hindi pwede. Pwede mo magigit ako last time. Gusto ko lang kausapin ng senyorita mo. Pagkagalit ang amo ko pag sinapin mo. Pwede mo magigit doon. Pabayaan mo siya.
tayo ng mga anak. Señorita Ana, hinahabol ng mga lalaki ang mato. Gusto siyang patayin.
ampun lang ako ng lolo mo. May karapatan din ako sa lahat ng kabuhayan ninyo. Dahil kasama akong naghira para umunlagdan ang esendang ito. Pero anong ginawa niya? Hindi niya ako pinamanahan kahit nakatiting. Ibinigay niya lahat sa papa mo. Kaya pinatay ko ang ama mo. Hindi ko akalain magagawa mo yan sa papa ko. Napakasama mo. Masama na ako masama. Ang importante ngayon, mawawala ka na rin. Mapapasa akin ang asyendang ito. Thank you.
natatapos yung mga gulo sa buhay ko. Kung wala ka, siguro wala na rin ako. Gusto ko lang ulit magpasalamat. Huwag mong intindihin nyo. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo. Dahil nagkaroon ako ng pagkakataong patunayan kung gaano ka kahalaga sa akin. Alam mo, Ana. Alam kong alam mo kung gaano ka kahalaga sa akin. At gusto ko ipaglaban yan. Sa uling pagkakataon, gusto kong malaman kung siya ba o ako. Hindi may kilooban mo.